Ipinanganak si Luheng Po at mas nakilala bilang si Jose Ignacio Pawa noong 29 ng Abril 1872 sa Launa, Fujian, China noong 1890. Siya ay sumama sa kanyang tiyuin upang makipagsapalaran sa Pilipinas. Nagtrabaho siya bilang isang baguhang panday sa kalye ng Agoneros Binondo, Manila. Namulat si Ignacio sa kalupitang ginagawa ng mga Kastila sa mga Pilipino. Sino kayo? Anong ginagawa niyo dito? Makikiralan lang po kami. Sa amin itong lugar na ito. Baka kasama. Kuhin niyo yung mga pananim. Sige, sige. Tayo lumabad. Huwag po! Huwag po! Maawa na po kayo sa kanila. Dahil rito, nagising ang diwa nila at naglakas loob na sumali sa Katipunan. Kaya lang yung mga naamin natin. Kaya nga sumusobra na sila. Sa palagay ko, kailangan na nating aksyonan yung mga nangyayari. Meron akong alam na gaganaping pag-aaklas. Gusto niyo bang sumama? Yes! Masangayon kami! Nagtungo si Ignacio at ang kanyang matalik na kaibigan na si Gabriel Pantaleon kay General Emilio Aguinaldo upang formal na sumali sa Katipunan. Magandang umaga ang inyo lahat. Nabalitaan natin ang regreto ko kayo ng gawang pag-aaklas. Nabalitaan na namin sumali para matigil lang pang-aabi sa mga nasira. O sige, magkita na ang kahit may kubo para hindi tayo sa inyo ng pang-aaklas. Maraming salamat nyo lang. Sa mga pagpupulong, isa si Ignacio sa mga pinakamalaking naiambag sa pagbuo ng mga estratehiya. Umaga mga Katipunero! Magandang umaga! Tinatawag po kayo sa pagpupulong ito upang ating pagplanuhan ang gagawin ng pagkalta laban sa mga mukhang sa Pilipinas. Sa bundok ng Bulian sa Silang Cavite. General, kailan natin gaganapin ang pag-aaklas? Sa Nobyembre 22, pagputok ng araw. General, meron akong plano. Sige, ano yun, Ignacio? Sa darating na tanghali, habang nagpapahinga dito yung mga Bastida, tsaka tayo lumusog. Upuo tayo ng dalawang pangkat. Ikaw, dito kasi kanahan. Ikaw ang mag-senyas kung kailan tayo dito. Ikaw naman, ispiyak sa alila. Para malaman mo kung anong order pa. General, ano masabi niya? Maganda ang iyong plano. Maaari natin magtalo sa magati Akala nyo, no? Namatay na siya, no? Mali. Namatay siya sa cancer noong 1926 sa 24 ng Mayo. Sa bayani ng Silang na si Ignacio, kami ay buong pusong sumasaludo sa iyo na naging isa ka sa bayani na kasaysayan na nagbigay ng kalayaan sa mga namin malilimutan, lalo na sa iyong kabayanihang ipinamalas. Ikaw ay tatatak sa aming puso't isipan. Maraming salamat. Maraming salamat sa kabayanihang iyong ipinamalas sa paglaban ng buong tapang sa mga layuang mananaw. Hindi ka namin malilimutan, lalong-lalo ng bayan ng Silang. Aming kaibigan, salamat sa kabutihay pinakita mo sa aming lahat. Hindi man
namin nasaklian ang iyong kabituhan, ipinagpatuloy mo pa din ang iyong hangarin na ipagtanggol ang bayan. Isa kang tunay na bayani, hindi ka namin malilimutan at isinusumpa ko na hindi dito magtatapos ang ating samahan. Hanggang sa muli, kaibigan. Pwesto ko sa damo. Pwesto ko sa damo. Pwesto din ako sa damo.